Hello, hello, hello! This is your Thai Finnish, pero pusong Pinay! I used to be so good at planning things. Since I met you, I threw my plans away. Coffee at night and 10 a.m. champagne. We can spend a week in London or L.A. Yeah, there's something about the way. Quite the same as you and me, baby. I love it when we're wasting time, laughing until we cry, yeah. I get so caught up with you. Late night drives, staying up till sunrise, yeah. I don't care, baby, you choose. 'Cause minutes turn to hours, hours turn to days. Magandang tanghali sa inyong lahat. Hindi, karya nagluya ako ngayong araw na to. Ewan ko ba, bakit anong wala ako sa mood ngayong araw na to? Siguro dahil gloomy din ang weather. Baka buntis din ako. Paano ako mabubuntis doon? Paano mangyayari yun doon na mabubuntis na naman ako? Anyway, ayan si ganda-ganda. Alas 12 na ng tanghali. Ewan ko ba, wala naman. Hindi naman kami napuyat kagabi. Kasi gumising lang si Bella ng mga 3, tapos dumede. Tapos ulit niyang gising, mga 5:30, dumede lang. Tulog kami ulit, tapos hindi siya wala siya naglangas ba? Hindi siya nag-iiyak kagabi. Very good girl siya kagabi. Ito lang ngayong umaga na siya nag-iiyak, nagangawa. Pero mas okay lang yun na. Narinig ko. Ayos ba? Basta okay lang na sa umaga siya magngangawa kaysa sa gabi. Ayun na nga. Ang aming ganda-ganda. Kung kailan kakain na kami. Ito, nagluto si Coco Ems nang. Ayan. Nagpaano siya. Usunihang lechon kawali man daw ni. May paano pa siya. May pa-presentation pa siya. Wala. Tinatamad ako ngayong araw. Tapos sabi ko kay Ruby, hindi ko alam bakit patang-pata ako. Wala naman akong nararamdamang any pain or something. It's just that parang gusto ko laging nakapikit yung mata ko. Gusto ko laging natutulog ako. Anyway, sabi ko sa kanya, ako magsundo kay Miggy today. Parang namimiss ko rin si Miggy kasi nakabanding. Eto, natapos na kaming magtanghalian ni Coco Ems. At ito, papainitan natin si ganda-gandahan. Ayan ang kanyang beautiful face. Beautiful face yan. Kaaura. Sabi niyo, kailangan pag nagpapaaraw ng bata, nakahubot-hubad. Hindi naman po pwede kasi naka-jacket nga ako dahil malamig po. Ano po ang temperature dito? Plus 10 pa lang po. Hindi po pwedeng hubaran ang bata. Kay lalamigin din po. Ayan, binabalot ko lang siya. At least masinagan lang kami ng konting araw dito sa lang namin. Dito sa backyard lang kami namin. Dahil may konting sinag ng araw tapos mawawala. Kasi tingnan nyo naman po yung clouds namin. Oh. Sisinag ng konti, matatabunan din ng maraming beses. Basta ragutaan yung maadlawan inday, no? No, basta ragyod mi ani. Basta lang may konting sinag lang ng araw. Kahit papano. Pero hindi tayo pwede maghubad for now. Kasi lalamigin tayo, no? Una today, sa ating shoutout and greetings, binabati ko ang lahat ng ating mga viewers and supporters all the way from Kabatuan City. And greetings para kay Mr. Alvin Castro. Shoutout and greetings na rin sa ating beloved beshi na si Feka Dacio. Kumusta at magandang buhay para sa lahat ng ating mga beshi viewers, supporters, and subscribers all the way from Malolos, Bulacan. At pagbati para sa buong family ni beshi Maria Josephine Dionisio. Maraming salamat din po sa suporta ng ating mga beshi viewers all the way from Caloocan City at pagbati sa ating beloved beshi na si Miss Elizabeth Samurin. Mega love greetings and shoutout para sa lahat ng ating mga beshi viewers all the way from Pulomolok, South Cotabato at binabati po ang ating beloved beshi na si Miss Riza Norcos Matulak at family. Peace and love greetings para sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Honolulu, Hawaii at binabati ko ang buong family ni Beshi Angelita Kabahit. Maraming salamat din po sa suporta ng ating beloved Beshi na si Miss Maribel Estilers. Ando na sa loob si Inday Bella, hindi pa rin natulog. Wala. Ano pa rin, bisyo pa rin siya doon sa loob. Kaya ito, pasok ko lang dito dahil makaumulan yan. Dito lang muna yan sa labas namin. Tapos si Miggy,
susunduin ko mamaya-maya kasi wala pa namang alas dos. Mamaya ko na yung susunduin mga alas dos. Aga-agahan ko na lang pagpunta sa kanya. Dali lang. Eto, saan? Hindi naman ko kabalo mo si Rado, ani. Hindi, ara, di ara, di ara. Sintay, Carlo. Babalik muna ako kasi yung cellphone ko buti na lang tumunog dahil andito pala. Naiwan ko pala. Susunduin ko ang ating Miggy Wings. Ang ating bilapot, ayun, natulog na sila dalawa ng daddy mo dyan. Iwanan ko silang dalawa dahil kami naman muna ni kuya ang magbabanding. Na-miss ko tuloy si Miggy Wings kabanding. Natutuwa talaga kasi ako kay Miggy Wings, aking Junakis, itong ano namin, kapitbahay namin. Magbabanding din to sila sa countryside every weekend. Magka-countryside man yan sila. Kasama yung kanilang aso kasi mukhang nag-ano ata yan sila. Naghahunting sila sa countryside dito. Wala ng tao dito sa kapitbahay namin na to. Naglipat na yung may-ari dyan. Ano kung nabenta na yun? Mukhang hindi pa naman ata yan nabenta. Bilhin nyo na, besh. Para magkapitbahay na tayo dito sa Finland. Ito yung aming sasakyan. Pinalinis na ito ni Chukong Kongis yung aming sasakyan. Sana hindi na mag-ano, no? Pero sabi, next week magma-minus na naman daw yung temperature. No? Yun na, te, ayo ani. Anyway, ayan. Sunduin natin ang ating Miggy Wingies. Dahil sobrang na-miss ko na si Miggy. As in, hindi na kasi kami nakakapag-banding dalawa. Ano na? Ito ba ay puro kalokohan? Di na halata na mayroon tayong kulang. Ang pariyatang wala na kung natutunan. Natutunan. At isang gabi, ako'y nalunod sa titig mo kay lamig. Kitang-kita na tayo'y nasasabik sa pag-asang balang araw, di na magkatabi. Mahirap pag-isipan, di na tayo magkikita. Maari bang maulit ang pagmamahal? Hindi ko na masurprise yung ating anakis na ang mami ang nagsundo sa kanya kasi ang expect noon, daddy niya ang magsusundo sa kanya dahil ang alam niya, hindi pa ako magsusunod sa kanya. Hindi pa ako lumalabas. Kaya ma-surprise yun. Natutuwa naman yun. Kasi magre-request pa nga yun na ako na lang daw kung kaya ko na. Pero yun, hindi ko pa kaya. Alam nyo, meron akong kwento sa inyo. Nung buntis ako kay Bella, na-slide ako dito. Mga siguro first trimester ko, na-slide ako dito. Hindi ko na lang pinakita sa vlog. Hindi ko na lang sinabi pala sa vlog. Hindi man yun makita kahit hindi man ako nag-vlog. Pero dito, nakakapit ako dito yun eh. Sa unahan. Pero nakakapit ako dyan at nakaluhod ako nung na-slide ako dito. Tapos, meron din akong isang video na naalala nyo yung vlog ko nalaglag ako sa kama. Umaga nun, na-slide din ako habang naglilinis ako dun sa parking. Ito yung video dahil nakuha to sa video. Hindi ko na lang din sinabi sa vlog o hindi ko sinamay sa vlog dahil ayaw ko rin na mag-alala ang ating mga beshies or kayong lahat sa akin. Pero okay naman ako. So, yan yung video. I'm a snow boy! Mommy, can I play with the snow? Are you okay? Mm-hmm. Yep. Careful. Is Kakukai crying? Is Kakukai crying? Tell me if you need your help. So yan nga yung video, hindi ko na nga inano sa inyo kasi gawa ng ayoko rin mag-alala kayo but everything was good and then ayoko rin makabasa ng mga comments na like baka maging bingot yung bata, baka maging ganito. I was very safe naman po, nakatukod po ako din. So I was so lucky, wala rin naman pong nangyari sa akin yan. Mas nasaktan ako nung nahulog ako sa kama kaysa nung naslide ako dyan sa parking. So, it happened. Yan ang sinasabi ko lagi na merong mga ganap na minsan hindi natin nakikita sa vlog namin. At mas prefer na hindi ko na lang siya pinakita. But right now, pwede ko na siya ipakita dahil my Bella and I are very safe naman po. Yes, anak? You know the Roblox track? It's itchy. Mm-hmm. Very. Really? The
Ah, you're here. You want to remove the Roblox shirt kasi it's itching in your body. Bella says, Mommy, kaya! I miss kaya! I miss kuya daw. Ayun, pinakita niya sa ano, pictures niya yung mga pictures ni Bella. Sabi niya, ano, Mommy, ipakita mo yung pictures ni Bella kay ano, kay Rita. Kaya yung pinakita ko dun sa dalawa niyang teacher. Sus, nakakatuwa. Si Miggy kay very proud siya. Anak, diretso tayo magpagupit. Bella is at home with daddy. Let's go cut hair in the barber. Yeah. So now it's Friday. So para ano kasi walang time si mama. Oh, your phone is there. Ah, kaya ayan. Diretso ko kayo pagupitan to. Dito na kami sa barber shop pagupitan. Pero mukhang madaming customer. Kasi pag madami, baka bukas na lang si Miggy kasi tawag dito. Hindi pwedeng magtagal ako dito sa labas. Ito mo, pang-apat si Miggy. Si Miggy pala ang susunod. So, merong dalawa doon. Sabay naman gugupitan ko siya ang susunod. Daan muna kami yung S-Market. No, we go to S-Market first and come back here, okay? Okay, let's go. Ito na ang aking bagong libangan ngayon. Ang aking bagong park. Ayan. Kumuha ako. Mas mura pala itong libero. Tapos maganda siyang klase. Ito yung ginagamit ng mga hospital. So, number 2 na si Inday Bella. Kasi now she's 4 kilos almost na. So, ito is 3 to 6 kilos ito. So, ito ay 64 pieces at $12.95. So, I think mas okay ito. Kaysa ito sa Pampers na number 2, $9.95 siya pero 54 pieces. Kinalculate ko. Mas makakamura ako dito sa 64 pieces at $12.95. So, yun ang aking kinuha. Tapos, ayun, merong mga ano dito. Naghahanap ako nung brush bote. Kaso, wala man. Kasi, yung brush ko na binili noon, nirigalo ko kasi si Miggy, nasaan na kaya napunta yung anakis na yun? Nandito man yun. Mukhang kumuha ng ice cream yun. Meron pala dito. Ayan, pero hindi. Ito kasi, parang hindi man to para sa bote. Himba man ang gamit dito. Hindi ito yung ginagamit sa bote dito. Para man yan sa ano ata, sa sink or sa barado na ano. Hindi yan yung ginagamit dito. Pero kung ito, pwede na rin naman itong gamitin ko. Malambot man to. Sa panghugas man din ito. Mukhang ito na lang siguro ang kukunin ko kaysa dun kasi mukhang mas effective man ito para sa akin. Be, ito na lang. Kaya mas mura ito. Yan, ito na lang gagamitin natin sa bote ni Pakukay. Kabili ako ng isang pack ng, yeah, you can open your ice cream. Makain kami ng ice cream kasi mainit sa labas. And then yun, isang pack ng diaper na number 2 kasi mukhang kukulangin yun. Masyadong maksaya sa diaper kasi it's about mga 8 to 10 diapers ang nakukonsume namin per day dahil maya-maya talaga ang palit ng baby natin. Ay, dito pala kabilid part. Tapos yun, babalik kami doon dahil papagupitan ko itong anakis ko. Nag-withdraw din ako ng cash dahil cash basis lang yun doon sa barbero na yun. Hindi tayo pwede magbayad ng card. Hindi anak, wait. Doon siya magpa-park. Let's go, Baguettes. Wow, nice haircut. Yes, I like it. You like it? Yeah, it's not itchy. Is itchy? No. No, but you have to take shower at home because see, we did not blower it. So that's why you need to have a new shower kasi ayaw niya magpa-blower. Kaya ayaw niya yan pumunta ng barber kasi takot sa blower. We are finally home with the pogi. Miggy, we show to the beshies your haircut. Show, how is it? You like it or good. No? Huh? You like it? Good po. Tabunjing-bunjing. Ano po yung nangali? Your, ano also, your hat to. Ayan, mauna na ako. Dito, kinuha niya yung bag niya at yung jacket niya. Dito kami dumaan kasi doon sa area na yun, may nakaharang, may nagli-lift ng ano ba, container van. Ano kaya yung laman ng container van na yun? Ito, excited na tong aking anak. Sabi ko, maligo ka muna bago ka maglaro kasi game day niya ngayon. What did you learn today in school? Huh? About playing gadgets? Yeah. Yeah, when is the time to play gadget and when it's not to play, right? Yeah. Sabi ni Rita sa akin, sinabi niya sa amin when kung kailan lang siya pwede maglaro. Anak, look at the flower, it's really good. Look at the purple flower, yeah? It's growing. Yeah, it's growing. Mommy, and you know, in school, uh-huh. Everybody thinks Roblox is for
ages, but yeah. It's for all. No, it's not. Few moments later. Here we are, the pamilya Kuri is Kuracha, o, diba? All of us in one frame. Kulang na one lang piece. Si Kuya. Andali lang, Daddy. Papasok ko muna si Kukay dito sa ating stroller. You need knee pad. You need, yes. You can glove. Hindi na. Okay, bala ka. It's windy. Hindi, okay lang. Tama lang. Tatabunan natin si baby girl dito. Para hindi, mahanginan. Oops. A drink. Ay, oo nga pala. Yung ano, yung milk ni Kukay nandun. Dali lang, anak. We will bring that one. Dali. Dalagay natin to. Ba't yung paisara? Ayan, isasara nga. Ayan. So, wait, there mommy, you go. This was ano your bike before. Yeah, that was my bike before. But I will, ano, Kukay, I will, tawag nito. Andali, i-ano, sit down muna natin yan. Kunin ko muna yung gatas. Naku, may susi ka, Dad? Hindi, sarado. Pinalitan ko yung jacket ko kasi medyo maiksi kasi yun. At medyo mahangin-hangin lang konti, malaming pag wala tayo sa sinag ng araw. Kaya ito, magpapalamig din kami. Dito kami dadaan kasi doon. O sige, pwede tayo dyan sa area na yun. Lulusok na tayo doon. Kasi doon kasi may nagaano, inaangat yung container van nung pag-uwi namin ni Miggy kanina. Kaya hindi tayo pwedeng makalusot doon, makadaan. Ito yung aming kapitbahay dito. Oh. Kasi kami ay nasa 6, so 7, 8, 9, 10 naman doon dito na area na to. Mas maganda yung doon pala sa harap namin kaysa dito. Ayun, oh, may ingay lang na ginagawa dyan. Yan yung nagkaroon ng notice doon sa bahay pala. Kasi mukhang may ginagawa dyan sa area na yan. Minsan ito mag-ama ko, iniwan pa rin. Hindi lang kayo, mag-bike man silang luha. Kami ni Kukay, walking man lang. Dahan-dahan man lang ito sa amin ni Kukay. Yan. Never stood up, never got in your way. Never talked back, never thought that I would change. Si Miggy at si Coco Ems, nauna na doon sa park. Iniwan na kami ni Inday Bella kasi nag-ingit pa si Inday Bella. Pero okay na, tahimik na, nakatulog na ulit. Kunting ingit-ingit lang. Yan, sanayin lang namin na dito sa labas. Kasi dito po talaga sa Finland, pag bago kang panganak, ina-advise nila na mag-walking ka at i-walking mo yung baby sa labas para mahanginan at para makapagpa-refresh. Ayan, ito yung neighborhood namin dito. Tapos yan yung area na yan. Ano yan siya? Baker din yan. Pero for smaller kids yan. Hindi yung katulad nila Miggy ba na may preschool siya. Purely daycare lang po talaga. Tapos yun, dun sila sa unahan. Malapit na rin naman, mga siguro around 100 meters away na rin lang sila. Malapit lang din ito sa bahay kasi hindi naman pwede rin ako na masyadong malayo ang lalakari. Tsaka dahan-dahan lang din ako kasi syempre, bagong ano pa tayo, bagong iripas in the area. Pero yun, importante din na makapag-exercise na ako kahit papano. Walking-walking, hinay-hinay. Ayun na yung aking mag-ama. Meron kasing small field dito. Nakita nyo na rin to in some of my vlogs nung nag-mushroom picking ata kaya may ni Miggy at saka nag-bike up siya si Miggy dito sa area na to nung nakaraan. Tapos dito kami tatawid ni Inday Bellaput. Yan, family time, quality time with the family is always important for me na mag-spend time sa aking pamilya, especially now that our family is also growing. So, kailangan din na mag-band nung mga anakis ko. Ay, ayun, man sila doon dalawa. Mahala kayong dalawa dyan. Nag-ano na naman sila. Nag-tawid na naman sila doon. Ayun, itong dalawang to. Kung saan-saan kasi sila pumupunta. Ha? Yeah, just come here, okay? Be careful. So, yun. Dito kami kasi yan may maliit na small football field. Tapos doon sa unahan, merong maliit na park. So, malamang later on, pag medyo lumaki-laki si Kukay, yan ang aming magiging pasyalan din dito. And of course, marami din namang parks na pwedeng pasyalan dito sa Finland. Hindi lang naman dito. Ha? Huh? Because
I cannot walk so fast, anak. Because remember, I just delivered pakipay. Yeah. Yeah? How is it? Huh? Even though you're slow. She's there. She's sleeping, the kukai, see? Yeah, she's enjoying the weather. See? Look at her. I'll drink Prime. You're drinking Prime? But that's water inside. Ano ba yung ginagawa niyong dalawa? Ano daw yun? Slow-mo video daw? Ewan ko sa inyong dalawa, Wiggy. Show me. Show the basics. What you did? Slow-mo video? Anyway, tara. Let's continue, kay. It's getting cold pag wala tayo sa sinag ng araw. I threw out the picture from Brooklyn where we made out on the bridge. And I've driven 10 state lines every night, a different bed. Thought that Kentucky bourbon would stop the hurting. Those Georgia peaches will make it easy. But everywhere I go, there you are. Yung mga boys dumiretso doon sa may lake at may trampolin daw doon. Maglalaro pa daw si Miggy Wing. Sabi ko kami, mauna na kami, uwi na kami ni Inday Bella. Kasi mga about, ano rin naman, 800 meters mula dito papunta doon sa amin. So more than 1 kilometer din naman ang na walking namin. So that's enough for today kasi medyo din may kalamigan, so ayoko rin biglain yung sarili ko na tawag nito, baka mabinat, baka mapapano tayo. Health is wealth, importante pa rin yung kalusugan natin, pero at least diba slowly kakapag walking na ako, nakakapag-stretch na, nakapag-inat-inat na ng mga kalamnan at kasukasuan, okay naman ako. I'm in the good state of health naman. Yun ang pinaka-importante. So, yun, si Indebella, galami yun iyang katulog. Sana it will help din na ma-refresh siya para sa gabi ba, hindi siya magkalintura. Lapit-lapit na kami ni Inday Bella na makarating doon sa aming paroroonan or doon sa bahay namin. Dito kasi kami kasabi lang street dumaan. Ayan, ang ganda na ng paligid natin. Wala na masyadong snow. Wala masyado kasi meron pa rin ilan-ilan na natitira. May konti pa rin na gabundok na natitira. Pero konting-konti na lang. Sana lang next week na mag-minus ang temperature or mag-negative. Sana lang hindi na mag-snow talaga. Kasi lalamig pa rin next week. Mag-i-expect pa kami ng mas malamig na weather next week. Sa unahan may konti pang pile of snow. Buti na lang si Indebella. Sarap ng tulog niya dyan sa loob ng stroller. Kaya maganda rin na may stroller kami kasi at least nakakapag-walking kami ng ganito. Medyo malayo-layo na hindi siya karga, or pwede rin naman yung bigay ni Ate Gina baby carrier. Pero ngayon hindi pa siya pwede doon from 3 to from 3 months onwards pa yun. Tin pwedeng gamitin. Meron pang mga snow na patunaw dyan sa gilid-gilid. Pero sana talaga huwag nang mag-snow ulit. Una na pala itong aking mag-ama, nakauwi na sila. Natapos, kasi doon kami sa kabilang daan kami dumaan. Ha? Doon kami sa harap or sa garden, sa backyard natin ba? Kasi doon ko ipapark sa terrace itong tawag nito. Stroller kanina, yung blue nga na container van. Drinap yan dyan kanina nung malaking truck, kaya dito nakaharang yung truck kanina, hindi pwedeng madaanan. San dyan yung sasakyan ng kasama mo? Ayun, yung katabi nung sa kanya, iniwan kasi dito dahil ngayon ang flight nila, papuntang Pilipinas. Nagbakasyon yung kasamahan niya sa Pilipinas. Dali lang, ayusin ko lang to si Bakukay. Ayan Toyota pala, akala ko Tesla yung sasakyan. Ito kami dadaan sa likuran namin. Kasi doon natin ipapark ang ating stroller. For sure, boom, pag maglakad-lakad na to si Kukay next year. 1 year old naman na siya next year. Tapos summer. Mga na siya, more than 1 year. Dito yung park niya. Yan, lagot yan sa kanya. Diyan yan, magkanaw ng lupa. Kakanawin mo yung... Ha? Wala yung aso?
Walang nagpapaano ng aso dito sa harap. Meron ba? Na, naku, hindi tayo pwede dyan. Hindi ka pwede, hindi ka pwede magkanaw dyan ng ano, Inday Bella. Kanaw ng lupa doon. Kasi para ma-enjoy, ma-experience din nila yung ganun. Kami dati, lagi kami naglalaro ng lupa. Ah. Ginagawa namin ano, nagmamasa kami, nilalagyan namin ng tubig. Yan ba yung natutubuan na yun? Natutubuan na nga. Doon nga nakita ko yung tulips. Uy, yan. Ano na yan? Tapon na yun, Dad. Yung ibang adun, hala, paano pala kami makadaan ni Inday Bella? Andali, ha? Kunin mo ko na, ha? Ikaw na magpasok nito. Enjoy man ikaw, walking man. Ha? Chish! Enjoy man ng baby namin na yan. Nag-enjoy ka ba? Unang laban ka. Enjoy, enjoy man kami sa aming pa-walking. Eh, may konti pang ang ice na naiwan dyan. Ni yan, boom kasi nga, dahil nagkaroon ng ano yung snow, di ba? Kaya para siyang nag ano, para magang tumutubo. Mawawala din niya sa summer. Oh. Yan, inano ko na yan eh. Tapos tatanggalin ko yung mga yan. Yung baldi na yan. Yung mga lupa, ilalagay natin doon ba? Boom, may mga ano dito. Oh, merong ano. Yung sitaw ni Mars Q. Next week, pag ano, after na nung ano, magdadrop pa kasi ang temperature da, di ba? So afternoon, pwede na tayo magtanim-tanim dyan. Dyan? Dyan. Oo, oh, dun. Hmm? Gulay. Kaya ito, nga may... Ito dito kasi, yung mowork. Ha? Hindi mo na may pasok yung mowork dyan. Pwede na, mapasok naman. Oo. Paano? Di ba nung nakaraan? Tignan natin later on. Mommy! Hi! Hi. Pogi naman. You went home? Yes. Why? Why did you... You went to the trampoline? Anna, can you put my shoes there in the shoe section, please? I have been. Thank you, love. I have been to go to the trampoline. Few moments later. So, eto na nga, ginabi na si Inday Kariya. Yung tulog na ang ating Bella Wings, ang ating Bella Pot. Ayan, kainom na ako nitong malunggay capsule ko. Nakaganito ako kasi ang hapdi-hapdi na naman nitong left na ano ko, breast ko. Kasi sobrang sakit. As in, ito yung pinakamasakit na naramdaman ko. Na parang kinagat, na parang maputol na. Parang dumudugo na naman sa sobrang sakit kanina nung nagla-latch si Inday Bella. As in, sabi ko nga, feeling ko para siyang may ngipin. Kasi tingnan niyo yung gums niya sa ilalim. Yun yung picture. May white thing siya dito sa baba. Pero pina-check ko naman na siya sa ano, nung nag-check up kami sa Neovula. Hindi naman daw. And then, that's normal naman daw. It's just that, ang higpit talaga niya pag nagla-latch siya sa dede ko. Kaya, imbis na nag-heal na sana both sides, itong left side, eto na naman, suffer na naman ako. Mas masakit pa naman siya ngayon, as in talagang kumikirot po talaga sa sobrang sakit. Pero yun, hinat compress ko siya, tapos inano ko na rin siya, nilagyan ko na rin siya ng nipple cream. But anyway, ganun talaga, kailangan tiisin as a mother, ito talaga ang pagdadaanan natin. But I won't, that doesn't mean na I will give up on breastfeeding. No, I won't give up on breastfeeding kasi it's best for our children, para ng breastfeed. So, yun mga beshies ko, ako'y magpapaalam na at sasabayan ko na ng tulog ang aming Junakis. Thank you for all of the love. Thank you for the support. This is your Inday Kariya Thai Finish. Dahil Thailander ang aking nanay at Finish ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay. Good night!